ako si Teacher Aiza at ako ang inyong magiging guro sa edukasyon pangtahanan at pangkabuhayan. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga kagamitan at kasangkapan sa pananahi sa kamay. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon ay atin nang alamin ang mga ito. Narito ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Ngunit, mayroon lamang akong isang katanungan sa inyo mga bata. Sa tuwing bang nagtatahi ang inyong nanay o lola, ay nakikita nyo ang mga kagamitang ito? Mahusay! Kung gayon na isa-isahin natin kilalanin ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Mas maayos at mabilis ang pananahi kung meron tayong kumpletong kagamitan, tulad ng karayom. Ang karayom ay ang munti ngunit matulis at ito ay mayroong butas sa dulo na pinagsusuotan ng sinulid. Ito ay yari sa metal at nauuri sa sharp crevel between. Pangalawa, ang aspili. Ang aspili ay parang karayom na mayroong tulis sa dulo, ngunit naiiba ang aspili dahil ito ay may ulo sa kabilang dulo. Ginagamit ito upang pagdikitin ang tela tinatahi sa halip na ihablana. Pangatlo, ang pincushion. Ang pincushion ay yari sa maliit na supot na tela at ito ay tusukan ng aspili at karayom. Maari itong hugis prutas, hugis bulaklak, hugis puso, at marami pang iba. Mainam na ilagay ang karayom at pin sa pincushion upang hindi mawala at maiwasan ng aksidente gaya ng pagkatusok. Pang-apat, ang trader. Ito ay yari sa manipis na metal at ito ay ang pantulong upang mapabilis ang pagpasok ng sinulid sa karayom. Panglima, ang emery bag. May napapansin ba kayo mga bata? Dahil ako meron. Dahil ang emery bag ay halos kaparehas ng pincushion, ngunit naiiba lamang ang palaman nito na maaaring buhangin, lahar, at dinurog na pinong bubog. Tulad ng pincushion, sa emery bag din tinutusok ang karayom at pin kapag katapos gamitin sa pananahi upang ito ay hindi kalawangin. Pang-anim ay ang gunting. Ito ay yari sa metal na panggupit ng tela, sinulid at pardon. Mainam na gumamit ng matalas na gunting sa paggamit ng telang itatapal sa damit na napunit o damit na sinusulsihan. Pang-pito ay ang sinulid. Ang sinulid ay hibla na nilalagay sa karayom. Maaari itong yari sa cotton, nylon, linen o seda. Pangwalo, ang medida. Ang medida ay ginagamit sa panukat ng tela o sa katawan. May bilang ang mga ito sa magkabilang dulo at magkasalungat ang direksyon. Pangsyam, ang ruler. Ang ruler ay ginagamit panukat at pangguhit upang pumantay o maging tuwid ang daraan ng karayom at sinulid. Pangsampo, ang tailor chalk. Ito ay pangmarka sa tela. Panglabing isa, ang didal. Ang didal ay sinusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang karayom sa pagtatahi. Kadalasang ginagamit ito kapag matitigas na tela ang ginagamit upang maiwasan na matusok ng karayom ang daliri. Panghuli ay ang sewing box. Ito ang lalagyanan ng mga kagamitan sa pananahi upang maiwasang mawala ito. Ito ay ilagay sa mataas na bahagi na hindi maaabot ng inyong mga kapatid.
Naunawaan niyo ba ang aking mga tinalakay, mga bata? Mahusay! Kung gayon ay aking susubukin ng inyong kaalaman sa mga kagamitan sa pananahi. Handa na ba kayo, mga bata? Kung handa na kayo ay makinig sa akin at inyong sasagutin ang aking mga katanungan. Ito ang kagamitan sa pananahi na may matulis at mayroong butas sa kabilang dulo na siyang nagsisilbing lusutan ng sinulid. Kung ang inyong sagot ay karayom, mahusay, tama ang iyong sagot. Ikalawang tanong, ito ay kagamitan na nagsisilbing tusukan ng mga karayom at pin upang maiwasan ang pagkawala at aksidenteng pagkatusok. Magaling! Ito ay ang pincushion. Ito ay yari sa manipis na metal na siyang pantulong upang maipasok ng mabilis ang sinulid sa karayom. Kung ang iyong sagot ay trader, tama ka! Ang apat, ito ay ginagamit bilang panukat ng pardon, ng katawan, at tela na tatahiin. Mahusay dahil tama na naman ang iyong sagot dahil ito ay medida. Ang lima, ito ay katulad ng pincushion, ngunit naiiba ito dahil sa palaman nitong buhangin at pinong bubog. Katulad ng pincushion, dito rin dinalagay o tinitusok ang mga karayom at pin upang hindi kalawangin. Tama, mahusay, mga bata, dahil ito ay emery bag. Pang-anim, ang kagamitang ito ay ginagamit panukat at pangbuhit upang maging pantay ang pagdaraanan ng karayom at sinulid. Kung iyong sagot ay ruler, tama ka! Pang-pito, ano naman kaya ang tawag sa kagamitan na nagsisilbing pangmarka sa tela? Mahusay! Ito ay ang tailor chalk. Pangwalo, ang kagamitang ito ay sinusuot sa gitnang bahagi ng kamay upang maitulak ang karayom sa pagtatahi. Nakatutulong ito upang maiwasan ang pagkatusok ng kamay kung matitigas na tela ang ginagamit katulad na lamang ng pantalon. Kung ang iyong sagot ay didal, mahusay, tama ka na naman. Pangsyam, ito ay ang ginagamit upang gupitin ang tela, sinulid at pardon. Tama, ito ay ang gunting. Huling katanungan na, mga bata. Ito ay ang hibla na maaaring yari sa cotton, nylon at linen. Mahusay! Dahil ito ay sinulid! Ngayon, ay lubos niyo na nga nauunawaan ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Sana kayo ay may natutunan. Hanggang sa muli, paalam!